present. So mag-screenshot na lang kayo, ito yung lecture, tapos kuha kayo ng ballpen at saka papel, may i-drawing kayo eh. Ballpen at saka papel, bibigyan ko kayo ng 1 minute para mag-produce ng ballpen at saka ng papel. Go, 1 minute. Ballpen at saka papel, 1 minute. Okay, 30 seconds. Okay, let's begin. So basketball, inimbento yan noong 1891. Saan? Sa Springfield, Massachusetts. Saan ba yung Springfield, Massachusetts? Anong bansa matatagpuan yan? Hello? Saan yung Springfield, Massachusetts? Anong bansa matatagpuan? Hello mga Mr. at Miss, nandiyan pa ba kayo? Sa? Mag-unmute para hindi ko na America po. Sa? America, United States America, of America. USA. So sa US, ang US ang country of origin ng basketball. Pero kahit na sa US 'yan inimbento, hindi Amerikano nag-imbento niyan. Ang nag-imbento niyan ay Canadian, si Dr. James Naismith. Okay? Canadian yan. PE teacher yan na nataon lang na noong 1891 na yon, nagtuturo siya sa YMCA, isang eskwelahan sa Springfield, Massachusetts. Okay, teacher siya doon sa YMCA. So si Dr. James Naismith, hindi yan basta-basta na-invento yung game ng basketball. Merong underlying cause bakit na-invento yung game ng basketball. Noong panahon na yon ay winter, taglamig. Pagka winter sa Amerika, ano nangyayari? Umuulan ng? Snow, sir. Snow. Ang PE sports nung panahon na yun ay football soccer. So sa Makatwid, hindi makapag PE yung mga estudyante ng YMCA dahil nababalot ng snow yung soccer field. So ang ginawa ng PE director ng YMCA, lumapit kay Naismith at nagsuggest na mag-invento ng isang game, team sport din ang concept, parang football soccer din. So ang ginawa ni Dr. James Naismith, inutusan niya yung isang staff ng YMCA, yung janitor ng YMCA, para pumunta sa school canteen at kumuha ng 2 wooden boxes. 2 wooden boxes. Ang problema, pagdating sa school canteen, walang nakitang wooden box yung janitor. Okay, ayon sa mga lecture nyo nung grade school at saka high school sa PE, ayon din sa mga ilang research materials, parang yung mga ibang encyclopedia and mga ilang website sa internet, ang nakita daw ng staff, nakita daw ng janitor or yung first 2 baskets na ginamit daw ay pitch basket. May picture pa nga sa Wikipedia eh, na pitch basket yung gamit. Mali yun. Eh, yung pitch basket na yon ginamit yon nung mga succeeding days. Kasi nasira yung unang-unang 2 basket na ginamit eh. Ang unang-unang 2 basket, marupok. Yun yung nakita ng staff ng YMCA sa school canteen. Ang unang 2 basket na nakita at ginamit para sa game ng basketball ay vegetable basket. So marupok-rupok yun. Yung pitch basket, yun yung parang timba na yari sa kahoy. Yung lapad-lapad na kahoy, then pinagdidikit-dikit, yun yung pitch basket. So ang ginawa ni Naismith, pinapukpok niya yung vegetable basket sa isang dingding ng YMCA, 10 feet ang height. At ganun din yung kabilang basket, 10 feet din ang height. Then why? Ang object ng game ni Naismith ay i-shoot ang soccer ball sa loob ng vegetable basket. Yun ang first basketball game sa history. Hanggang sa lumaguyang sports na yan, nagkaroon ng diagram yung floor, nagkaroon ng totoong basket para dun sa game ng basketball. Okay? Ito yan. Yan, bibigyan ko kayo ng 30 seconds para i-drawing itong diagram na to. Huwag nyo nang isulat yung mga nakasulat dyan. Basta yung drawing lang ng court mismo. 30 seconds, go.
Then mamaya, habang nagle-lecture ako, you will put an arrow and label the part doon sa mga nile-lecture ko. Okay? 30 seconds. Okay. Game. So nakikita nyo ba yung mouse, yung pointer? Ginagalaw-galaw ko sa screen. Nakikita nyo ba? Hello? Yes. Opo, sir. And so, mag-point ako rito, then you will put an arrow and label the part. Okay? Ito. Itong linya na to na mahaba na dinadaanan ng pointer. Yan. Yan. Okay? Yan ang length ng court. Okay, yung haba ng court. Ang tawag dyan, sideline. Sideline. Ang sukat niyan, 90 feet. 90 feet. Okay? Next, ito, yung linya sa gilid, yung width ng court. Yan. Width ng court yan. Yan. Ang tawag dyan, baseline or end line. Baseline or end line. Ang sukat niyan, 50 feet. Magmula dito, hanggang dun, 50 feet. So, 90 feet to magmula dito hanggang dito. Then, 50 feet magmula dito hanggang dito. Okay? Next, ito. Itong linya sa gitna ng court, ang tawag natin mga Pilipino dyan ay half-court line. Tama? Ang tawag dyan ay mid-court line or center line. Okay? Mid-court line or center line. Next, ito. Yan. Yung half circle na to na malaki, yan. Yung dinadaanan ng pointer na yan, yan. Pati yung sa kabila. Yan ang three-point line. Three-point line. Bakit three-point line? Kasi pagka nag-shoot ka behind that line, tapos pumasok yung tira mo, three points ang equivalent ng basket mo. Okay? Next ito. Yan. At saka ito. Yan. Yan ang free throw line. Free throw line. Kung ang tawag sa NBA niyan, 15-foot line. Bakit 15-foot line? Kasi mula dyan sa linya na yan hanggang ilalim ng ring, 15 feet ang distance o ang layo. Okay? Magmula dyan, sa ilalim ng ring hanggang free throw line, 15 feet. Okay? Next ito. Itong half circle na to na maliit, yan, yung nasa ilalim ng ring, ito, itong kabila rin, yan. Yan ang no charge zone. No charge zone. O no charging foul zone. Bakit? Ano ibig sabihin nun? Paki-unmute. Sino yan? Nagtaas ng kamay, yes. Bakit? Miss Palad, go ahead. Sorry po, sir, napindot po. Okay, sige. So, no charge zone yung maliit na half circle na yan. No charging foul zone. Ano ibig sabihin yan? Pagka merong bumabantay sa inyo na nakatapak sa loob ng no charge zone, tapos binangga nyo, bago kayo mag-shoot, binangga nyo, pwede yon. Hindi kayo tatawagan ng offensive foul o ng charging foul. Basta nasa loob siya ng no charge zone. Banggain nyo, pwede. Huwag nyo lang sasapakin, huwag nyo lang sasampalin, huwag nyo lang itutulak, huwag nyo lang sisipain. Banggain nyo, pwede pa. Okay? Next. Ito. Yan. Yung gilid ng free throw line, pati ito. Gilid ng free throw line. Itong kabila din, tsaka ito. Yan, yung dalawang gilid ng free throw line. Yan ang elbow. Siko. Elbow. Okay? Kung i-extend mo yung elbow, ito, itong may arrow na to, yan. Gumagalaw na yan, yan. Pati itong kabila. Pati itong kabila. Pati itong kabila. Yan, okay? Yan ang wing, pakpak, wing. Okay? Ito, itong gitna ng free throw line, ito, yan, yung tinuturo ng arrow na yan, ng pointer ko, pati itong kabila. Yan ang nail. Nail, pako, nail. Literal na may pako dyan, kaya tinawag na nail. Literal talaga, may nakabaon na pako dyan.
Ayan, Neil. Kung nanonood kayo ng live na PBA, maririnig nyo to. Limbawa sa PBA, si San Miguel. Sisigaw si Junmar Pajardo, o nasa Neil ako, para marinig ng mga kasama niya kung nasaan siya. Or yung bantay ni Junmar, halimbawa si Japet ang bantay ni Junmar, nasa Neil si Junmar, para alam nung mga kasama niya sa Ginebra na nasa Neil na si Junmar, merong action na gagawin yung San Miguel. So ang tawag dyan is Neil. Okay? Next. Ito, itong taas ng three-point line na to sa gitna, yan, pati itong kabila, sa gitna ng three-point line sa taas, yan ang top of the key. Top of the key. Okay? Ito, itong ilalim ng three-point line sa gitna, yan, yan tinuturo ng pointer ko, pati ito, yan. Yan ang point area. Point area. Point guard area. Okay? Ito, itong tinuturo ng arrow na to, yan, pati itong kabila. Yan, pati ito. Pati ito. Yan ang corner. Corner. Okay, corner. Ito. Yan. Yung guhit na yan, board yan. So top view lang. Yung kinakabitan ng ring, board yan. Ang tawag dyan, backboard. Backboard. Okay, kung mapapansin niyo yung backboard, nakakakita naman kayo ng backboard, di ba? Kung mapapansin niyo yung backboard, merong rectangle na maliit sa gitna ng backboard, tama? Na nakapintura yung kulay puting rectangle na maliit na nasa itaas ng ring, tama ba? Natatandaan niyo, nakikita niyo 'yon? Hello? Yes po. Yan. Yes, hindi po, yan palamuti, hindi yan dekorasyon ng backboard, may purpose 'yan. Ang tawag doon ay keyhole. Keyhole. K-E-Y-H-O-L-E. Keyhole. Para saan ang keyhole? For ball target. So, ibig sabihin pagka ang ball at pinabounce off mo sa board, tapos tumama sa keyhole, malamang pumasok yung basketball. Kung ang ball at binording mo, binounce off mo sa board, papunta sa ring, at hindi tumama sa keyhole, malamang hindi pumasok ang basketball. Okay? Next, itong bilog na to na maliit, na cylinder na to, yung bakal na yan, ang tawag dyan ay ring. Magmula dyan sa ring hanggang sa sahig, ano ba height? Ano ba mas mataas? Ring sa NBA o ring sa PBA? Ha, mga mister at miss. Ano mas mataas? Ring ni LeBron James sa Lakers o ring ni Junmar Pajardo sa MOA Arena? Sa NBA po. Sa NBA. Ano ba mas mataas? Ring sa MOA Arena o ring nyo sa mga barangay at saka sa NTC court natin at saka sa mga eskwelahan natin? Ring sa MOA po. Ring sa MOA, sir. Okay, ang international standard height ng basketball ring sa buong mundo, kahit NBA pa yan, kahit PBA pa yan, kahit ring pa ni Steph Curry sa Golden State yan, kahit na Araneta Coliseum ring pa yan, kahit ring nyo pa sa barangay yan, ring nyo pa sa mga eskwelahan yan, ay iisa lamang class. Tanggalin nyo yung paniniwala nyo mas mataas yung ring ni LeBron James kesa sa ring natin dito sa Pilipinas. Mali yun. Iisa lang ang height ng basketball ring sa buong mundo. Gano'ng kataas? Kung gano'ng kataas pinukpok ng janitor ng YMCA noong 1891 yung vegetable basket, hindi na binago yun ng FIBA. 10 feet lang ang height. So ang ring sa Lakers ay 10 feet. Ang ring natin sa MOA Arena ay 10 feet. Ang ring nyo sa barangay nyo ay 10 feet. Ang ring nyo sa NTC court ay 10 feet. Ang ring nyo sa mga eskwelahan ay 10 feet. Pare-parehas lang yan na 10 feet lang. Okay, tanggalin nyo yung paniniwala nyo na mas mataas yung ring nila kaysa sa ring natin. Pantay-pantay lang yan. Okay? Next, pinaka-importating equipment sa lahat. Ano yun? Basketball. Yan, basketball. Kung mapapansin ninyo, meron dalawang klase ng bola, tama? Isang stripe ball ng molten, eto, at saka isang yung regular ball na orange ball na dating bola. Okay? Yung stripe ball ng molten na to, itong mga stripe na to, hindi yan palamuti, hindi yan pampalandi ng bola, hindi yan pampaganda ng bola. May purpose yan. Ano purpose? Lahat ng bola may tinatawag na seams. S-E-A-M-S. Seams. S-E-A-M-S. Ano yung seams? Yan ang guhit ng bola o yung linya ng bola or ball lines. Kung tawagin yan sa PBA, grooves. Kung tawagin sa NBA, yan, seams. Kung simpleng tawag yan lang yan, ball lines.
Yung lumang bola, yung regular ball na orange, 8 seams lang lahat-lahat. 8 seams. Itong bagong bola ng molten na stripe ball, ito, 12 seams lahat-lahat. Yan, nasaan yung 12 seams? O yung 12 lines? Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 seams or 12 lines. Para saan yung seams, para saan yung lines? Sabi ng iba, para daw makapit sa grip. Pwede rin, tama rin naman. Pero ang primary reason bakit nilagay ng molten yan, dinagdagan yung seams, is for shooting. Bakit shooting? Kung nanonood kayo ng, panuuri nyo sa TV, mapapakinggan nyo to. Kung nanonood kayo ng NBA, sa NBA kasi madalas sabihin. Sa NBA o PBA, sinasabi to. Okay? Steph Curry fingering the seams. Klay Thompson fingering the seams. Damian Lillard fingering the seams. Dito naman sa PBA, Paul Lee fingering the seams. Jimmy Alapag fingering the seams. So, ang term na ginagamit nila is finger the seams sa basketball. Paano ba yung finger the seams? So, yung middle finger mo, okay, yan ang pampi-finger mo sa bola. Hahanap ka ng guhit ng bola, isang guhit lang. Halimbawa ako, hahanap ako ng guhit. So, eto napili kong guhit. Asan ang gitna niya? Ito ang gitna, tama? So, finger the seams. Lagay mo yung middle finger mo sa gitna ng guhit. And then balance. Kung ito napili mo, then ito yung gitna, finger the seams. Ito yung napili mo, ito yung gitna, finger the seams. Okay? So, once na na-balance na, pwede mo nang i-push yan. Bakit? Ang bola, pagka hindi mo pininger sa seams, hinawakan mo kung saan-saan, pag-push mo niyan, tabingi yan. Ang bola, pag pininger mo yung seams sa tama, okay, sa tama, binalance mo, pag-push mo niyan, diretso yan. Yun ang ibig sabihin ng finger the seams. Yung GOAT, si Kobe, si Michael Jordan, imbis na middle finger ang gamitin niya, index finger naman ang pinapipinger niya sa bola. Hanap siya ng gitna, then yung index finger niya, lalagay niya sa gitna, then balance, and then push. Finger the seams. Nanunod kayo ng basketball, di ba? Nakikita niyo yung mga idol niyo, boys, na nagpi-free throw. Tama, yung iniikot pa yung bola. Tapos, dinidribble pa, ikot. Tama? Di ba? Ganun ang ginagawa ng mga idol niyo, di ba? Tapos, ginagaya niyo, di ba? Hindi yung nagpapapogi sa camera. Hindi yung nagpapakit sa camera. Ganun sila kagagaling humanap ng seams. Ikot lang, seams na yung mga daliri nila. Hindi na sila tanga sa harap ng camera, hanapin pa yung seams, and then, finger the seams. So, yun ang ibig sabihin ng seams na yan. So, anong connect, sir? Diyan sa luma at bagong bola. Malaki. Yung lumang bola, 8 lang ang guhit. Yung bagong bola ng molten, 12 ang guhit. 12. Mas maraming guhit, mas madaling pinggirin. Mas madaling magpinggirin, mas madali yung masushoot yung basketball. So, yun ang purpose ng mga guhit na yan. Kaya kung manunod kayo ng NBA at PBA, maririnig nyo yung finger the seams, hindi na kayo mababastusan, hindi na kayo makukulitan. Bakit? Alam nyo na ibig sabihin ng sinasabi ng mga annotator sa TV, analyst sa TV, commentator sa TV na finger the seams. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? So, yan ang dimensions at saka equipment. Next. Okay? So, okay na tayo sa dimension and equipment. Olympic history, 1904, naging demonstration sports yan sa Olympics, yung basketball. Ibig sabihin demonstration sports, hindi pa siya medal tally, wala pa. Okay, naging medal sports lang yan noong 1936 sa Berlin Olympics sa Germany. Noong 1976, tsaka naman naging medal sports yan. At noong 1992, professional players pinayagan, ay, first time nang maglaro ng professional players sa Olympics. Okay, sa Olympics ha, noong 1992 yan na yung dream team. So pinadala ng mga ng United States of America, mga NBA players nila kasi inalaw na eh. Dati kasi bawal ang professional players sa Olympics. Pero hindi yung 1992 dream team ang first professional players na pinalaro sa international competition. Ang first ay Pilipinas noong 1990 silver medalist sa Asian Games. Mga PBA player ang pinadala natin no, nag-coach ay si Robert Jaworski. So first na gumamit ng professional player sa international competition ay Philippines noong 1990. Okay? Next. Okay, so
Sa game naman, okay? Sa game, ini-start yung game ng basketball, kailangan 5 players each team, at least 5 players each team. Kung kulang ka ng 5 to start a game, hindi ka na palalaruin. Default ka na, forfeited na yung game. So dapat at least 5 each team, okay? 5 dun sa team mo. So magi-start yan sa pamamagitan ng jump ball. Pero sa FIBA rule, FIBA, wala nang jump ball. Magja-jump ball ka na lang sa start ng game. During the duration of the match, hindi na pwedeng mag-jump ball. Ang pinalit sa jump ball ay possession arrow or alternate possession. Possession arrow or alternate possession. Ano ibig sabihin nun? So halimbawa, FIBA rule ang ginagamit sa PBA. Halimbawa lang. So Ginebra versus San Miguel. So magja-jump ball si June Mara tsaka si Japet Aguilar. So nag-jump ball. Okay, nag-start ng game, nag-jump ball, natapik ni June Mar papunta kay Lassiter. Kanino yung possession? Kanino possession? Hello? Kanino unang possession? Natapik ni June Mar papunta kay Lassiter. Kanino possession? Sa San Miguel o sa Ginebra? San Miguel, sir. Sa San Miguel. Sa San Miguel. So yun ang first possession. Ngayon, merong arrow sa table official, ituturo ngayon yung arrow sa bench ng Ginebra. Okay? And then resume play na. So naglalaro na. And then nag-agawan si L.A. Tenorio at saka si Chris Ross. Nag-agawan. Walang clear possession. Ano tatawag ng referee? Jump ball. Eh wala nang jump ball sa FIBA. So titingnan ngayon ng referee na kanino yung possession. Nasa Ginebra yung arrow. So ia-award yung bola sa Ginebra, sila naman ngayon. Pagka-award ng bola sa Ginebra, iikot yung arrow papunta sa bench ng San Miguel. Resume play ulit. So nag-agawan bigla. Okay, nag-agawan bigla si Scotty Thompson at saka si Junmar Pajardo. Nag-agawan, walang clear possession. So jump ball ulit. Eh wala nang jump ball. Titingnan ulit yung arrow. Na kanino na nakapoint yung arrow ngayon? Na kanino na? San Miguel. So sa San Miguel naman bibigay yung bola. Sa Makatwid, yung jump ball pinalitan ng alternate possession na arrow. So salitan yung possession ng arrow. Yun ang kapalit. Okay? So naglalaro na. Ilan ang total timeouts sa FIBA? Sa isang FIBA game, 5 lang. 5 total timeouts lang. Dalawa sa first half, tatlo sa second half. So, ibig sabihin ng dalawa sa first half, kahit kailan mo itawag yung timeout mo ng first half, mapa first quarter man yan o second quarter, dalawa lang ang timeout mo. Sa second half, tatlo, kahit kailan mo itawag yan ng third quarter or fourth quarter, basta nakatatlo ka na, tatlo na lang ang timeout mo. Kasi ang game ng basketball sa FIBA, nahahati yan into two halves eh. Isang first half at isang second half. Yung first half, nahahati ng dalawang period. First period or first quarter at second period or second quarter. Yung second half naman, yan yung third quarter or at fourth quarter or third period at fourth period. Okay? So halimbawa ako si Engyao, FIBA rule. Okay, time nabibisit na ako, tambak ako first quarter pa lang, tumimeout ako. Okay? So naka-isang timeout na ako. Hindi pa natatapos yung first quarter. Hindi pa natatapos yung first quarter, ha? Tambak pa rin ako. Tumimeout na naman ako. Nakailang timeout na ako ng first quarter? Dalawa, sir. Dalawa. Sa second quarter, may timeout pa ba ako? Hello? Wala na po. Ha? Ano po? Wala na kasi first half pa rin ng second quarter. So, ang usapan sa timeout is by halves. So, dalawa lang sa first half, tatlo sa second half. Kailan lang ulit ako magkakaroon ng timeout? Sa start ng third quarter or ng second half. Okay, timeouts are non-retroactive. Timeouts are non-retroactive. Ano ibig sabihin nun? Hindi pwedeng i-carry over ang uncalled timeouts mo. So ibig sabihin, kung hindi mo tinawag yung dalawang timeout mo ng first half, pagdating ng second half, tatlo pa rin ang timeout mo, hindi magiging 5. Okay? So bawat period, bawat quarter sa basketball, 10 minutes each under FIBA rule. So 10 minutes sa first quarter, 10 minutes sa second quarter, 10 minutes sa third quarter, 10 minutes sa fourth quarter. So total of 40 minutes lang ang isang FIBA basketball game. 40 minutes lang. Okay? Sa disqualification, ilang foul bago ma-disqualified? Anong tawag natin sa disqualified, mga Pilipino? Sa foul? Letter G. Graduate. So ilang foul para graduate ka sa FIBA rule?
5. Once na naka-accumulate ka ng 5 foul, automatic kick out ka na, tanggal ka na sa game. Maglalaro ka sa susunod pang game. Okay? So, tanggal ka na basta 5 foul mo. Ilan naman ang foul, team fouls, para ma-penalize ang isang team? 5 din, under FIBA rule. So, ibig sabihin, kung naka-foul na si Junmar Fajardo ng first quarter, nag-foul si Junmar ulit ng first, nakakadalawang team fouls na sila. Then, nag-foul si Lassiter, third team foul na. Then, nag-foul si Chris Ross, fourth team foul na. Hindi pa natatapos yung fourth quarter eh. Then, nag-foul ulit si Chris Ross, ilan na? 5 na. Penalty ka na. Bibigyan ng 2 libreng tira na yung kalaban mo sa free throw line. So every time na magpa-foul ka, bibigyan na ng 2 libreng tira yung kalaban mo sa free throw line. Mahihinto lang yan at the end of that quarter. Kasi sa panibagong quarter, back to 0 ang team fouls. Pero ang personal foul, yung mga foul ng players, as is, hindi buburahin. Buburahin lang yung team fouls kada start ng quarter. Okay? Ang tanong, nangyari na to eh. Panood nyo yung rumble ng Gilas at saka ng Australia. Okay? Ilang players inaallow ng FIBA para mag-continue ang isang basketball game kung na-disqualified na halos lahat ng players mo? Graduate na si ganito, graduate si ganito, graduate si ganito, hindi pa natatapos yung game. Ilang players inaallow ng FIBA para ituloy nyo pa yung laro sa isang FIBA basketball game kung multiple disqualifications na yung nangyari sa team mo? Ilan? Mga mister at miss. Yes, go ahead. Nagtaas ng kamay si Mr. Mark Zander. Hindi ako sure, sir. Para mga ano ata. Ilan? 4 players. 4 players. O, sino pa? Sige, hula. O, 14 daw si Miss Kayo. 4 or 3? Sino pa? 5. 5 ba, sir? 5 yung tao. O, sino pa? Nangyari to sa Gilas at saka sa Australia. 3, sir. 3 daw, kasi 3 yung sa Gilas sa Australia eh. Pero meron pa eh. Nangyari to eh. Ano yung pinaka-posibleng pwede pang ituloy yung game ng under FIBA rule? Disqualified na lahat ng players halos. Sige, sagot. Unmute. Mag-unmute. 3 po. 3. Meron sumagot ng 5, meron sumagot ng 4, meron sumagot ng 3. Any other answer? Sigurado na ba kayo sasagot nyo? Yes po. Yes daw. Any other answer? 4. O, may 4, may 5, may 3. Bukod sa 3, 4, 5, meron pa bang ibang answer? 2 po. Bakit 2, Miss Padayaw? Paliwanag mo, bakit 2? Kasi? Sige, go ahead. Unmute. Bakit 2? Kasi hindi po pwedeng mag-inbound pag isang player lang po. Very good! Very good, Miss Padayaw. As long as meron ka pang papasahang kakampi sa loob, tutuloy yung basketball game. Ang binigay na example ni Miss Padayaw is inbound play. Hindi i-start ang game kung walang inbounder at walang receiver ng inbounder. So merong inbounder, yun yung nasa labas ng linya sa outside, at kailangan meron siyang pasahan na kakampi niya sa loob, yun ang inbound. So at least 2 players allowed pa, pwede pang i-continue yung FIBA game. Okay, so yun yung minimum na pwede. Pero sa pag-start ng game, kailangan 5. Kung walang 5, default. Continue yung game, may disqualification hanggang 2, pwede pa. Okay, so yun yung basketball game. Okay, so next. Volleyball naman tayo ngayon. Okay, so volleyball. Walang iya, hindi pala nailagay. Okay, volleyball. Okay, inimbento yan, yung volleyball. Inimbento yan. Ah, nandito pala yata. Ay, hindi, wala. Okay, inimbento ang volleyball noong 1895. Kung 1891 ang FIBA, ang basketball, volleyball naman is 1895. Saan? Sa Holyoke, Massachusetts. Kung sa Springfield, Massachusetts yung basketball, sa Holyoke, Massachusetts naman yung volleyball. So sa Amerika din inimbento ang game ng volleyball. Okay? So kung sa Amerika inimbento yan yung game ng basketball, ang game ng volleyball, malamang sa eskwelahan din yan. Anong eskwelahan?
YMCA din. So may YMCA school sa Springfield, Massachusetts kung saan inimbento yung game ng basketball. Merong YMCA school sa Holyoke, Massachusetts kung saan naman naimbento yung game ng volleyball. Ang inventor ng volleyball ay si Dr. William Morgan. Dr. William Morgan. Dr. William Morgan. Yan. Okay? So si William Morgan, nung inimbento niya yan, hindi volleyball ang first name niyan. Okay? Ano ang first name ng volleyball? Letter M. Sino makaka-recall? Letter M. Volleyball. Ano first name ng volleyball? Letter M. Sino makaka-recall ng lecture niyo sa PE sa high school? Anybody? First name ng volleyball. Sige, mag-unmute, mag-unmute. Mintonet, very good, Mintonet. Yan ang first name ng volleyball, Mintonet. Ang object ng Mintonet game ni Morgan ay i-strike yung bola papunta sa kalabang court na hindi mag-strike back ng opponent. Malalaglag sa floor nila, doon ka makaka-score. So nung pinapa-demo na niya yan sa mga estudyante niya, merong nag-o-observe sa gilid, teacher din. Si Alfred Halsted. Alfred Halsted. Alfred Halsted. Nung nakita ni Halsted yan, nakita niya that the students keep on volleying back and forth the ball. Volleying, ibig sabihin ng volleying, striking to return. So, pabalik-balik lang daw, volley lang daw ng volley. So, sinuggest niya kay Morgan na palitan yung pangalan ng Mintonet gawing volleyball. So, ang nag-imbento ng volleyball ay si Morgan. Ang nag-coin ng term ng volleyball ay si Halsted. Para hindi kayo nalilito, inventor ng game ng volleyball, Morgan, nag-coin ng term ng volleyball, Halsted. Okay? So, si Halsted, si William Morgan, patuloy yung pinalalaro hanggang sa lumago yung sports. And then, nung 1910, pumunta yung mga American educators dito sa Pilipinas. Bakit? Ang purpose ng visit nila ay i-introduce ang mga iba-ibang education field dito sa mga Pilipino, including sports. Sakay ng barko na yon ay si Elwood Brown. Elwood Brown. Elwood Brown. Okay? So si Elwood Brown may dalang volleyball at volleyball net. Ang purpose niya para introduce yung bagong game ng mga Amerikano na volleyball sa mga Pilipino. So pagdating niya doon, pinapalaro niya yung mga sundalong Amerikano sa kampo ng militar doon habang nanunood yung mga Pilipino. Habang nanunood, pinapaliwanag niya yung mechanics ng game doon sa mga Pilipino sa gilid. Hanggang sa pinalaro niya yung mga Pilipino. Nung pinalaro niya yung mga Pilipino, ayon sa pagkakaintindi ng mga Pilipino sa game, merong ginawa yung mga Pilipino na kinamangha, kinagulat, kinabigla ng mga Amerikanong nandun, including Elwood Brown. Dahil sa ginawa ng mga Pilipino na yun, na-revolutionize yung game ng volleyball. Ibig sabihin ng revolutionize, nagkaroon ng drastic change, malawakang pagbabago. Dahil sa ginawa ng mga Pilipino na yun, napaganda natin ang game ng volleyball. Ano ang iniembag ng mga Pilipino sa game ng volleyball? Anybody? Hello? Mga Mr. at Miss, ano ang iniambag nating mga Pilipino sa game ng volleyball? Tayo naka-invento nun. Pagtalon, tumatalo naman na rin sila eh. Pero malapit ka na. Malapit ka na. Kasi mga Pilipino, likas na magugulang yan eh. Pupuntos ka raw pagka yung bola napunta sa kalabang court na hindi may strike back ng opponent. So ano kaya, ayon sa pagkakaintindi ng Pilipino, ang naiambag nila sa game ng volleyball kaya napaganda ang game ng volleyball? Pagpalo, tayong mga Pilipino ang naka-invento ng spike. Ang mga Pilipino ay likas na magugulang. Bakit nga naman pupuntos kung puro digpas lang ng digpas? So ang ginawa ng mga Pilipino, sinet at pinalo. Tayong mga Pilipino naka-invento ng spike. Pero wala pang term na spike noon. Hindi alam ng mga sundalong Amerikano kung anong ginagawa ng mga Pilipino na yun. Hindi rin alam ni Elwood Brown. So ang ginawa ni Elwood Brown, pinangalanan niya yung Filipino bomb o bomba ng mga Pinoy kasi ang bomba ay hindi mo kayang sagutin. Kaya ang pangalan ng national team natin sa Pilipinas sa volleyball is Bombarinas, di ba? Basketball, Gilas. Volleyball, Bombarinas. Bakit? Diyan hinango yan.
yung Filipino bomb, tayo naka-imbento ng set and spike. Kaya maganda ang game ng volleyball dahil may set and spike. Hanggang sa inadapt ng mga Amerikano yung battle tactics na yan, dinala sa Amerika, pinangalanan nilang set and spike. Yung ginagawa nating mga Pilipino. So, tayong mga Pilipino ang nag-imbento ng set and spike. Okay? Next, volleyball court. Nasaan kaya yung slides nun? Wait lang ha. Alam ko may slides ako nun eh. Wait lang. Hanapin ko. Okay, volleyball court, i-drawing nyo. Mag-drawing kayo ng isang rectangle na court. Go ahead. Tapos, nasaan ba rito? Diba? Wait lang. Ayan, okay, volleyball. Ayan, okay. So, drawing nyo tong volleyball court na to. Go. Bibigyan ko kayo ng 30 seconds to do this. Volleyball court kasama yung net. Go ahead. Sige, draw. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, game. So, kita nyo ulit yung pointer ko. Tama? Okay? So, ito. Itong yung linya sa gilid na to. Yan. Pati itong kabila, yung length ng court o yung haba ng court. Ang tawag dyan, sideline. Sideline pa rin. Ang sukat niyan, 18 meters. Magmula dyan, sa tip hanggang dito sa kabila, 18 meters. Okay? Next ito, itong width ng court ito, yan. Yan, okay? Ang tawag dyan ay end line. End line. Ang sukat niyan is 9 meters. 9 meters. So, ang sukat ng volleyball court is 9 meters by 18 meters. Okay? Yung guhit sa gitna, ito, yan. Yan ang center line. Center line. Okay? Center line. Okay, etong guhit na to sa gilid ng center line, ito pati ito, yan. Bago mag-center line, may dalawang guhit, tama ito at saka ito. Yan ang attack line. Attack line. Magmula sa center line hanggang sa attack line, 3 meters ang layo. 3 meters. So dito sa attack line hanggang center line, 3 meters center line hanggang attack line, 3 meters. Okay? Ito volleyball net. Ito. Ang taas ng volleyball net ay dalawa, isang panlalaki, isang pambabae. Ang panglalaki magmula sa sahig hanggang sa white tip, white yung tip ng net eh, sa taas eh. Okay, 2.43 meters ang taas, magmula sa sahig hanggang sa tuktok. Okay? Sa babae naman, magmula sa sahig hanggang doon sa tuktok is 2.24 meters. 2.24. Sa gilid ng net, merong antena, eto, yan, yung guhit na yan. Antena yan, kahoy yan eh, antena yan. Okay, kuminsan plastic yan, hard plastic. Yan. Yan ang extension ng sideline. Ibig sabihin, may linya pang, may, ang volleyball court ay may linya pataas. Pagka lumagpas ka dyan, outside ka. Paano yun, sir? Mamaya papaliwanag natin. Okay? So, yan yung net. Nag-i-start yung game sa pamamagitan ng pagbibigay ng dalawang pirasong papel. Okay? Ang tawag doon ay R5. Ano yung R5? Okay? Yung R5 ay maliit na court mo na maliit na drawing ng court mo. Yan ang R5. Ayan ang R5. Nakikita nyo sa screen? Nakalagay set 1 and then R5. Nakita nyo ba? Tama? Apo, sir. Okay. Yes, sir. Ang R5, pinaliit na court mo. So, eto ang net. Yan ang net. Okay? Ito yung three players sa ibabaw ng attack line or sa attack zone. Ito naman yung three players na nasa ibaba ng attack zone o backline players. Ito ang sideline, ito ang end line, ito ang net.
Okay? Bakit? Para saan yung R5? Kailangan yung pwesto mo sa court ay naaayon sa R5. Hindi ka pwedeng umikot-ikot sa court kung hindi mo pwesto sa R5. Sir, bakit? Wala munang magre-react. Papaliwanag natin. Okay? Stricto ang first referee at second referee sa R5. So meaning, kailangan ko ano yung pwesto mo sa R5, doon ka muna pumesto. Pagka-release ng bola sa service, pwede ka nang mag-rumble-rumble kahit saan pwesto mo sa court. Pero, may susundin ka pa rin R5. Meaning, pagka ikaw, si player number, halimbawa itong mga number na to ay jersey number. Si player number 2, 3, and 4. Ayan. Kung si player number 2, 3, and 4 ay nasa attack zone, kayo lang ang may karapatang umatake, pumalo, lumundag ng mas mataas sa net sa attack zone. Kung ikaw ay si player number 1, 6 and 5 ay nasa backline, hindi ka pwedeng pumunta dyan sa attack zone para lumundag at pumalo. Bawal yun. Okay? So, pwede ka mag-rumble-rumble kahit saan pwesto, basta susundin mo lang yung pwesto mo sa R5. But, during the duration of the match, pwede naman eh. Merong instance na itong si player number 2, 3, and 4 mapupunta sa back zone, sa backline, at itong si player number 1, 6, and 5 mapupunta sa attack zone. Kailan yun? Pagka nagkaroon ng service rotation. So halimbawa, nagsasagutan na, nagbabali na, okay? And then pumalo si player number 2 mo. Pagpalo, hindi nasagot ng kalaban. Okay? So score nyo na, bola nyo na. Sino ngayon ang magsiservice kung galing sa kabila yung service? Ang magsiservice ngayon, si player number 2. So pupunta siya sa likod. Magkakaroon ng rotation. Si player number 3, kukunin niya yung pwesto ni player number 2. Si player number 4, kukunin niya yung pwesto ni player number 3. Si player number 5, kukunin niya ngayon yung pwesto ni player number 4. Then rotate si 6 dito sa pwesto ni 5. Rotate si 1 dito sa pwesto ni 6. Pag service si player number 2, saan siya pupunta? Sa pwesto ni no? 1 po. Sa pwesto ni 1. So sino ngayon ang tinanggalan natin karapatang pumalo o matake sa attack zone? Sino ang tinanggalan natin ng karapatan? 2, sir. Si? Si 2 po. Si 2. Sino naman ngayon ang binigyan natin ng karapatang tumalon, pumalo, umatake sa attack zone? Si 5. Yan. So, sa makatwid, during the duration of the match, maaring itong tatlo na to ay mapupunta na sa harap at itong tatlo na to mapupunta na sa likod. Buburahin pa ba ng first referee at second referee yung R5? Hindi na kailangan. Ganun sila kagagaling. Titingnan lang yung rotation. Kabisado na nila yan. Okay, so yun ang trabaho ng R5. Ang isang volleyball game, sinisimulan sa toss coin, coin flip. So tatawagin yung dalawang captain ball, then papipiliin sila head or tail. Unang tanong yun. So halimbawa, team A versus team B, nag-coin flip. Okay, so sinabi ng A, head siya, tail si B. Okay, then nanalo yung A, head nga yung lumabas. Tatanungin siya ng pangalawang tanong, ano ang gusto mo? Unang service kayo o kayo pipili ng court? Apili tayo ng court kasi mainit dyan. Ayaw naming mabilad dito kami. Pagka pinili mo yung court, yung team B na hindi nanalo sa coin flip, siya naman ang unang service. Kung pinili mo yung unang service, pipili ng court yung kalaban mo. So, ganun ang coin flip. Sa isang game, up to 25 points each. Sa isang set pala, sorry, sa isang set. 5 sets yan, best of 5 sets. Ang ibig sabihin ng best of 5, unahang makatatlong set na panalo. Kaya best of 5. So sa first set, up to 25. Sa second set, up to 25. Sa third set, up to 25. Sa fourth set, up to 25. Pagdating ng fifth set, up to 15 lang. Magkakaroon ng fifth set kung may decider. Kung nanalo si Team A ng first set, nanalo si Team A ng second set, nanalo si Team A ng third set, tapos na. Kasi unahang makatatlong panalo eh. Kung meron tagtadalawang set sila na panalo, meron pang game 5. Yun yung up to 15. Okay? Ilan ang total timeout sa volleyball? 28 total timeouts ang volleyball. Paano naging 28? Dalawang timeout, kada team, kada set. So kung limang set yan, dalawang timeout sa first set, sa team A, dalawa timeout sa first set sa team B. So, kada set dalawa. So, total of 10 timeouts yung team A kung kukunin niya lahat ng timeouts niya. Kasi dalawa sa first, 2 sa second, 2 sa third, 2 sa fourth, 2 sa fifth. So, 2, 4, 6, 8, 10 timeouts sa team A. 10 timeouts din sa team B. Sir, bakit naging 28? Kasi meron tayong tinatawag na 8
technical timeouts. Yung technical timeouts ay mandatory timeout ng referee yan. Tinatawag yan ng referee kahit na hindi tumimeout yung both teams. Kailan tinatawag yung technical timeout? Dalawa sa first set, dalawa sa second set, dalawa sa third set, and dalawa sa fourth set. Kailan itatawag sa first set? Pagka meron ng team na unang naka-8 points na, kahit sino pang team, basta may naka-8 points na, pipito yung referee para sa kanyang unang pahinga. First, technical timeout ng set na yon. Then resume play. Then yung second technical timeout naman, pagka meron ng team na naka-16 points, pipito yung referee para sa kanyang pangalawang pahinga, second technical timeout ng set na yon. Okay? So sa makatwid, dalawa sa first, dalawa sa second, dalawa sa third, dalawa sa fourth ang technical timeout. So total of 8, total of 28 timeouts kung tatawagin lahat. If all timeouts are called, 28 total timeouts lahat. Bakit sa fifth set walang technical timeouts? Anybody? Bakit sa fifth set walang technical timeout? Anybody? Kasi hindi na po expect, saka hindi rin po all games na dumadating po sa fifth set. Kasi most of the time, may nauuna na po manalo sa third set. Bakit pagdating ng fifth set, kung dumating man ng fifth set, walang technical timeout yung ref? Kasi sir, hanggang 15 points. Very good, kasi hanggang 15 lang. Pero pipito pa rin naman yung referee, basta may naka-8 points na sa fifth set eh. Once na merong team na naka-reach ng 8 points sa fifth set, pipito siya, hindi para mag-timeout, kung hindi para mag-change of court, yung tinatawag na change court. Ganun ang mangyayari. Kaya siya pumito ng 8 point sa fifth set para mag-change court yung dalawang teams. Magpapalitan sila ng court. Okay? So, system of substitution sa volleyball. Merong system of substitution sa volleyball. Ano yon? Body-body system. Ibig sabihin ng body-body system, hindi ka pwedeng pumalit ng kung sino-sino lang sa mga teammates mo. Kung pinalitan mo na si player number 2, siya na lang ang magiging kapalitan mo hanggang matapos yung set na yon. Halimbawa, balikan natin yung R5. Halimbawa, si player number 2 rito ay nagkakalat. Okay, si player number 7 nasa bench. So ang gagawin ng coach, papalitan si player number 2 na player number 7. So si 7 na nasa pwesto ni 2. And then hindi pa natatapos yung set, nagkakalat naman si player number 4. Pero doon sa bench, nandoon si player number 8, bobo. Tatanga-tanga, hindi pa masyadong magaling. Gusto ni coach pa nang ipalit kay player number 4 si player number 2. Hindi pwede yun. Kasi si player number 2, ang kabady niya si player number 7. So si player number 4, maubligang makabady niya ang ibang player bukod kay 2 kasi si 2 may kabady na. So sa makatwid, sila lang ang magpapalitan dapat hanggang matapos yung set. Kailan lang pwedeng mapalitan yung palitan? Pagkatapos ng set na yon sa panibagong set, pwede kang kumuha ng ibang body mo. So yun ang ibig sabihin ng body system na system of substitution sa volleyball. Ang system of scoring nga pala sa volleyball is rally point. There is no such term as running score. Walang running score na term. Ang tawag dyan talaga is rally point. Rally point. Okay? So ibig sabihin ng rally point, every mistake score, every error score, regardless kahit sino pa ang nagsaservice ng bola. So rally point yan. Okay? Next, libero. Okay, sa libero, kung mapapansin nyo sa isang volleyball team, merong iba yung uniform sa kanila lahat, tama? Sa Lasal, yung isa naka-white pero the rest naka-green. Hindi yung nakakalimot ng uniform, libero yon. Bakit siya iba uniform? Para makita ng first referee, second referee at ng scorer sa scorer's table na libero yung nasa loob. Bakit nila kailangan makilala? Kasi yung libero merong mga pwedeng gawin na hindi pwedeng gawin ng mga teammates niya. Violation sa teammates niya, sa kanya hindi. Pero meron din pwedeng gawin yung mga teammates niya na hindi niya pwedeng gawin. Yun yung libero. Ang libero, hindi nagsiservice yan. Ang libero, hindi yan pwedeng tumalon ng mas mataas sa net para umatake, pero pwede siyang umiscore. Ang libero, hindi na magpapaalam sa substitution. Papasok na lang yan, sisitsitan yung papalit niya, pwede. Ang libero, hindi sinusunod ang R5, pwede siyang pumasok kahit saan pwesto sa court. Para sa defense ang libero. So yun ang
libero. Okay? Next, balikan natin yung basketball. May nakalimutan tayo. Basic skills sa basketball, there are three. Basic skills sa basketball. Ano-ano yun? Dribbling, passing, and shooting. Yan ang basic skills sa basketball. So, yan ang coverage ng quizzes kasama yung task ninyo, yung weekly task ninyo, kasama yung module ninyo. Okay? Kasama yung mga skills work ng task na yon. Okay? So, any questions? Anything else? Anybody else? Yes, for defense talaga yung libero. Anybody else? Questions? Hello? Calling once? Twice? Thrice? Okay, sige, if none, sige, let us pray. Lord God, maraming salamat po sa lesson na pinagkaloob niyo po sa amin ngayon. Pero po ulit ng talino, lakas at unawa po sa lahat po ng mga subjects po namin, Panginoon. We pray in Jesus Christ's name. Amen. Okay, salamat. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po.